Hello mga ka-blossoms! Ang video ko for today is all about how to organize baby stuffs and mommy stuffs in the hospital. Ito siya, ang pinakauna talagang gamit na gamit ay ang mga ziplocs like this. Shalom! Kasi, pag naka-ziplocs, napaka-hygienic na talaga niya. Kasi, hindi siya napapasukan ng mga alikabok, ganyan. Kaya, ito yung ginawa ko. Ay. At, ito nga palang para sa... Laray mo kayo lang. Ito nga pala yung ibibigay ko sa nurse. Ay, hindi pala ito. Ito nga pala yung ibibigay ko sa nurse. Ito, nandito na yung receiving blanket, meron na siyang damit, pajama, diaper, hat, mittens, booties, at saka meron na siyang dalawang lampin dito na pamunas pag lumabas na si baby. At meron na rin siyang sabon, isang bigayan lang. Ang kulang na lang dito ay ang wipes, isi-separate ko lang pagbigay kasi hindi na kasya. Pero at least... hindi na ang kasama ko kasi sa hospital ay ang tatay namin, si tatay. Kaya si tatay, pag sabihan ng midwife na oh, pahingi ng damit ng bata, ganyan, isang bigayan na lang. Kaya hindi na maghahalungkat na mga halungkat. Katulad din nito. Bed mat ng or sa pin ng baby ko. Tsaka, itong haboy or kumot. No, ito, naka-sip din. Ganon din sa mga extra clothes ni baby. Isang parisan na to. Kasi, lalo-lalo na ngayon, dapat napaka-linis natin sa mga gamit kasi merong mga virus, diba? At least ito, hindi siya ma- alikabukan o mababayrusan. Ganyan. Sa diaper din ng baby ko, nakalagay din sa siya dito para hindi maalikabukan. Kapag kukuha ko, eh, bubuksan ko lang ng ganito. Then, sarado ko ulit. Ganon din sa cotton balls ko. No, ganyan. Para pagkunin ko, ito, ilalako lang din. Ganito rin nga pala mga moms ang ginawa ko sa kay Kayla nung nanganak ako kay Kayla. Napaka-convenient talaga, hindi na nagtanong si tatay na, Nay, nasan yung ganito, ganyan. At saka, meron akong gamit na mga ganito, dala-dala ko din. Saka yung mga panty nga pala, mga underwears, bra, ganyan, nilalagay ko rin dito kasi ayoko mangyari yung pag halungkat ng halungkat, may nahulog na mga panty, ganyan, ayoko na ganun. Kaya gusto ko talaga nakalagay sa ganito para tidy naman siya tingnan. Walang nahuhulog, ganyan. Diba? At meron naman akong dalang mask at face shield. Siyempre, COVID na yun. Kailangan meron ka nito at least dalawa man lang para sa'yo at sa tagabantay mo. Kasi mahal pa naman to, 50 pesos to dito. Kaya ako, naninigurado na talaga ako na magdadala talaga ako ng mask at face shield. At maaga pa lang, nag-impake na ako para naman wala nang makalimutan. Kasi kung ngayong month ako manganganak, ito, nag-impake ako eh. Meron pa palang nakalimutan. At least ito, wala na akong ibang iisipin except na lang sa kung ano pang kulang na lang. At least hindi na siya yung major na kulang kasi nandito na ang sapin sa bata. Mahigaan na siya. Meron ng isang set talaga na pag papaman ako na ibibigay ko sa midwife or doctor. Syempre, ang mga diapers din ay naka-ziplock.
Oh, ito, maganda siya. Ito yung gamit ko kay Kayla. Matibay na matibay talaga siya. Sa Gesano ko lang nabili. Itong Glad Ziploc. 200 pesos lang siya at 20 pieces na siya. Ito yung mga extra clothes ni baby kung sakali man mag-extend pa kami doon sa hospital. At ito naman, at least naman naka-sealed talaga siya ang itong diaper ko. At ang aking maternity pads. Partner to sila. At syempre guys, huwag kakalimutan ang alcohol to disinfect our things and our hands. That's all for today. Bye!